Ating tunghayan, mga kaibigan, ang ilang pinakabisi na kalsada sa buong Metro Manila sa loob ng pinaigting na Enhanced Community Quarantine mula March 29 hanggang April 11, 2021. At ito ang The Stories. Magandang gabi, Pilipinas. Inaprubahan po ng ating presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na ilagay muli sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal o ang tinatawag nating Greater Manila Area. Sa madaling salita, homeliners po tayo uli. Sa bahay po tayo, except kung magtatrabaho tayo sa bukas na industriya, kung tayo po ay upper at para kumuha ng mga necessities gaya po ng mga pagkain at gamot. Iting din po ang oras ng curfew sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at NCR. Ang ating curfew po ay mula 6 p.m. hanggang 5 a.m. Welcome to The Stories. Mga kaibigan, isa ang EDSA sa pinakabisi na lansangan sa buong Kamaynilaan. Naging controversial pa nga ito nang hamunin ni Vice Ganda si Pastor Apollo Kibuloy na ipahinto ang traffic sa EDSA. At tila para at ang naging totoo ito. Pero ganun pa man, samahan nyo kami nakbayin ang kahabaan ng EDSA mula Kalayaan Avenue na Makati patungong bagong baryo EDSA ng Caloocan City. Tara na! So kasalukuyang palabas tayo ng Kalayaan Avenue mula dito sa Makati, mga kaibigan. So ang oras natin ngayon ay 6:30. So umpisahan natin nakbayin, mga kaibigan, ang kahabaan ng EDSA hanggang dulo nito papuntang bagong baryo Caloocan City. Tara, umpisahan natin nakbayin. Enhanced Community Quarantine, mga kaibigan, ngayon. So mapansin po natin, base sa mga nakita ninyo, kung gaano kabisi ang EDSA dati kumpara ngayon, sobrang laki po ng pinagkaiba. Kung mapansin po natin, ilang mga sasakyan lamang ang dumadaan dito at ilang mga motor ang dumadaan. Mga motor lamang na nag-aalok ng mga serbisyo katulad ng mga delivery, katulad ng Grab, Lalamog, and Food Panda. Kaya salut po sa inyo. Saludo po kami sa inyo, mga riders natin ng mga kamiko. Maraming salamat sa inyo.
So nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Santolan Station and RT, mga kaibigan. So lagpas na tayo Ortigas Avenue and SM Mega Mall. Ang susunod natin mga kaibigan ay Cubao. So malapit-lapit na tayo pagpunta ang bagong barrio para ang city. So mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa Cubao, sa ilalim. So kung mapansin po natin, ganun pa rin mga kaibigan na talagang wala masyadong dumaan na sasakyan. Sa oras na ito ay sobrang busy nito dapat. Dahil wala pang 7 ng gabi mga kaibigan. 6:45 ng gabi pa lang po mga kaibigan. So ganun po talaga. Pero ganun pa man, ang mga Pilipino ay masayahin. Masayahin kahit anumang uri ng pagsubok na dumating sa buhay. Ay kailanman, di nakakalimot tumawag sa taas. Di nakakalimot umiti. At di nakakalimot tumawag para sa mga problema. Kaya ang sabi sa kanta ni Fred Galilan, tawanan mo ang iyong mga problema. So mga kapatid, laban lang, tuloy lang. So mga kaibigan, nandito na tayo paakyat ng kanuling Edsa flyover. So pagbaba natin dito ay GMA Station, MRT GMA Station. So tuloy-tuloy lang tayo hanggang makarating tayo ng bagong barrio Palawakan City. So mapansin natin na ganun pa rin ang bilang ng mga sasakyan na ating nakakasama, bilang ng mga sasakyan na nakasabay, bilang ng mga motor na patuloy na naghahatid ng serbisyo para ihatid yung mga pagkain na in-order.
So nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Edsa North. Or kahabaan ng North Edsa, SM North Edsa. So tuloy lang mga kaibigan. Yung takbo natin ay nag-range sa 60 hanggang 80 km per hour. Mula po tayo sa kalayaan, habi ng Edsa, Makati. So ganun pa naman mga kaibigan, enhanced community quarantine. After 3 days, ay balik. Hindi natin alam kung anong announcement ng government, kasi supposed to be is March 29 hanggang April 4 lang tayo, pero na-extend po tayo mga kaibigan ng isang linggo ulit. So hanggang April 11. So ngayon po ay April 9. Dalawang araw na lang po. Sana naman ay maging GCQ na or MECQ. So so mga kaibigan, dumating na po tayo sa bagong baryo, Caloocan, Edsa. So dito po nagtatapos ang ating paglalakbay sa kahabaan ng Edsa mga kaibigan. Nagtapos po tayo sa 6:55 PM. 6:55 ng gabi mga kaibigan. So nakita niyo po, napansin niyo po kung gaano po kaluwag, gaano po kabilis ng biyahe natin sa panahon ng enhanced community. So mga kaibigan, mag-ingat po tayo, sumunod po tayo sa gobyerno, magpalakas po tayo, ingatin po natin ang ating mga sarili at ating mga pamilya. God bless po sa ating lahat at God bless Philippines. Ito ang The Stories. Mag-iiwan sa inyo ng mensahe. Ingat po tayo lagi. And God bless us all.